alain sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanain sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa pagsisimula po ng ating buong linggo, atin pong simulan nito sa pamamagitan ng pag-aalay, ng panalangin para sa lahat ng mga mahal natin sa buhay, sa lahat ng humihingi sa atin ng panalangin at dasal at sa lahat ng mga may sakit. Upang mas lalong maging makabuluhan ang ating laging sinasabi sa kanila na sila'y ating minamahal. Sa ganitong diwa, sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos habang tayo ay ipinagdadasal din ang lahat ng mga relihiyoso at mga pari, lalo na po ang kalusugan ng mahal na Santo Papa. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hintil at ang mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin
at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Lestra at Derbe, mga lungsod ng Likaonya at sa lupaing nasa palibot, at doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Lestra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo'y may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonya, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Seyos si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Seyos, nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya ng pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya ito sa taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitnas sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, at ng lahat ng naroroon." Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginawa niya sa inyo. Binigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila na pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa'yo lamang, Poon, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyong iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos, ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-aayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos. Pagpalain ng lumikha ng langit at sansinukog. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan. Samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah,
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Espiritong magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ang Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago po ako magbigay ng pagninilay ngayong umagang ito sa ating mabuting balita, gusto mo ko muna pong i-welcome at batiin ang lahat ng mga pilgrims and devotees na nagsadya dito sa Pambansang Dambana. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din po, binabati natin at pinapasalamatan ang taga-Archdiocese of Palo, headed by Archbishop John Du, at mga members and in charge ng Confradia ni Santo Padre Pio dyan po sa Archdiocese of Palo, lalo na po dyan sa Ormoc, sila Ma'am Julie, no po, si Ma'am Julie po ay parents ni Lucy Torres na devotee ni Santo Padre Pio at ang kanyang kapatid. At yan pong mga leaders dyan sa may Palunpon, ganun din po dyan mismo sa mission area ni Santo Padre Pio. At sa lahat po ng members ng Confradia ni Santo Padre Pio dyan po sa Archdiocese of Palo, Leyte, lalo na po kina Fathers Eric and Jasper, at sa lahat po ng nag-imbita sa amin noong nakaraang linggo. Apat na araw po kaming nasa Archdiocese of Palo, Leyte para i-promote ang devotion kay Santo Padre Pio as a national shrine. Ganon din po sa lahat ng pamunuan ng Padre Pio Mission Area at Confradia ni Santo Padre Pio dyan sa Archdiocese of Palo, Leyte. Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa pag-imbita sa amin. And God bless you po para po sa inyong mission na maipalagana pa ang Santo Padre Pio. Ano daw ba ang assurance natin na talagang tayo ay mahal ng taong minamahal natin? Kalimitan, nakukontento tayo, or kung minsan, nakukontento tayo sa mga salita. Pag sinabi natin sa ating mahal tayo, kontento na tayo doon. Sapat na tayo at naniniwala tayo.
Sapagkat para sa atin, ang salita ay dapat ay sincere. Sapagkat para sa atin, ang salita, pag sinabing tayo mahal, pag sinabing tayo mahalaga, yun ay totoo at tayo nagtitiwala. Pero ano ba ang tunay na patunay ng pagmamahal? Ang tunay daw pong patunay ng tunay na pagmamahal ay hindi natatapos sa salita lamang. Kung talagang tunay na nagmamahal, yan daw po ay pinatutunayan ng gawa. Ang salitang pagmamahal ng walang kasamang gawa is an empty word. And it means nothing. At kung gusto nating malaman kung mahal tayo ng taong nagsasabi sa atin ng mahal tayo, tingnan natin ang ginagawa nila sa atin. Kapag hindi yan nagko-confirm ng kanilang sinabi, ibig sabihin, bola lang yun, nambubudo lang po yun. No? Nito pong nakaraang linggo, meron pong mag-asawang doktor na in a very private moment, nag-request sila na baka pwedeng i-renew ang kanilang kasal. Golden wedding. Kasama ng kanilang dalawang anak, sila po ay nag-renew ng kasal dito sa Santo Padre Pio. Tahimik na renewal. Sila lang at dalawang kaibigan. Ano ho? At tinanong ko po, ano po ang sekreto ng 50 taong pagsasama? Ang sabi po nung wife, Father, wala pong assurance talaga ang pagsasama na ito'y magiging bed of roses. Sa 50 taon, laging may struggle. Pero ang nanatili po sa amin ay dalawang bagay. Number one is pananampalataya. Kung walang pananampalataya, hindi kayang tagalan ng mag-asawa yung struggle ng buhay pag-aasawa. Ang ikalawa daw po ay love. At pag sinabing love, kung ano daw yung pinangako nila nung sila ay ikasal, yun ang palagi nilang binabalikan sa tuwing sila ay dadanas ng pagsubok sa buhay. In other words, if you look at these two, faith and love, ganun din natin pwedeng tingnan ang pakikipagrelasyon natin sa Diyos. At pag sinabing faith and love, these are not empty words. These are words with meaning, and these are words that should be coupled with action. Hindi siya pangako lang. Kaya pag sinabi natin, Panginoon, mahal kita, dapat yung pagmamahal na yun ay nakikita sa ating kilos, gawa at pananalita. Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating buhay, kahit mahirap. Kaya ang panawagan ng conversion is actually a proof of our love. Kung talagang mahal natin ang Diyos, sisikapin natin na magbago tayo ng ating masasamang ugali. Kung talagang mahal natin ang Diyos, sisikapin natin na lumayo sa kasalanan. Hindi lamang dahil makakabuti yun para sa atin, kundi alang-alang sa minamahal natin na walang iba kundi ang Diyos. At ganun din sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa. Kung sinasabi nating mahal natin ang inyong, o mahal ninyo ang inyong mga anak, mahal ninyo ang inyong asawa, mahal ninyo ang inyong pamilya, mahal ninyo ang inyong kaibigan, hindi ito mga empty words lang. Ito'y mga salita na dapat ay may kasamang gawa. Pinatutunayan, at yan ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Ang isang pagmamahal na hindi kayang patunayan ang gawa ay walang saysay at walang bisa. Ganyan din sa buhay pananampalataya, mga kapatid. Ngayong umaga, sinabi ng ating mabuting balita, ang sinumang nagmamahal sa akin ay aalagaan at isa sa buhay ang aking salita. And the proof of love according to our gospel is action.
Pag sinabi natin sa Panginoon, Panginoon, mahal kita, nagsisisi ako sa aking mga nagawang pagkakamali. Ibig sabihin, tutub din natin yung pangako na yun. Sapagkat pag hindi natin yun ginawa, binubudol lang natin ang Panginoon. Hindi natin kayang bulahin ng Diyos. Hindi natin kayang budulin ng Diyos. Kaya nga, sa kahinaan ng tao at sa tendency natin na yung salita natin ay hindi matupad, hindi natin tupdin, ano ang mahalagang elemento para tayo'y to keep God's Word? Kailangan natin ang gabay ng banal na Espiritu. Sa huling bahagi ng ating mabuting balita, sinabi ng Panginoon, ang Espiritu ang siyang gagabay sa atin. Ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Mga kapatid, sa tuwing tayo'y manghihina, sa tuwing tayo'y mawawala doon sa ipinangako natin sa Diyos na pagmamahal, tawagin natin ang banal na Espiritu at ang mahal na Ina upang manatili tayong nagsasabuhay ng pagmamahal natin at pananampalataya sa Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa tuwing tayo'y babagsak at hindi mapapatunayan ang ating mga sinabing pangako sa Diyos dahil sa ating kahinaan. Sa halip, tawagin natin ang banal na Espiritu upang palakasin tayo sa ating mga kahinaan upang hindi tayo manatiling empty ang mga salitang ibinibigay natin sa Diyos at mapatunayan natin sa Diyos na tayo nga ay tunay na nagmamahal sa Kanya dahil yung ating salita ay sinasamahan natin ng gawa. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, ang biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat binibig mo ay nananalig nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagkaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Amen.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kahit sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagkatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbanyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihangin, bilang pagkait sa luha natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin,
sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kaya
sangasangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yo, biglang dumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. We come here, halina lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ibig, hawahin bigat ng inyong pasanin. Ay aking pag-aganin. Halina kaibigan, lumapit sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang ang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary, muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa ating pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo,
Isang mahalagang paalala, mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Capillo Osteria ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clay Go or Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, bahagi po ng mga gawain sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod. Free legal consultations sa pakikipagtulungan ng St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation or SALT sa May 20, ganap na ikasyam ng umaga hanggang ikaapat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Pangalawa, adult baptism, confirmation, and Holy Communion sa May 22 sa ganap na ikaapat ng hapon. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga detalye. At ikatlo, Operation Pagbibinata, libreng laser tuli sa May 24, ganap na ikapito ng umaga hanggang ikaisa ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong ika-25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay isang fundraising program upang matulungan ng ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR office, o sa mga nakastasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga. Muli marami pong salamat sa inyong pakikisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Para po sa mga bumili ng tickets na hindi pa nakakabayad, ang deadline po ay hanggang May 20 na lamang. Pakisurrender po ng mga tickets with your corresponding payments para po maisama natin sa bola. No pay, no win. Nakatulong ka na, may chance ka pang manalo. Tulungan po natin ang mga kabataan na ito, ang scholar ni Pio na marating ang kanilang pangarap. Sama-sama po nating abutin kasama nila ang kanilang mga mithiin at pangarap sa buhay. Salamat din po pala kay Tita Marichu and Tita May. Sila pong sponsor sa aming pagkain when we were in Archdiocese of Palo. Ganun din po kay Archbishop Jandu at sa rector ng seminaryo ng Archdiocese of Palo. Maraming salamat po sa mga taga-Palumpon, sa inyo pong mga taga Padre Pio Mission Area. Marami pong salamat. Makikitaas po ng inyong mga pabibindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa aming, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan niya ang kabanal na nataaral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Mukod kang pinagpala sa babaing lahat
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Salamat din po kay Sister Divine Fresnido at kay Mr. and Mrs. Rem and George Concepcion at sa ating pong head ng finance, admin, kay Sir Kim and Sir CJ, ang ating SOCOM, at Father Ian Abu sa pagsama po sa akin para sa promotion ng devotion kay Santo Padre Pio sa Leyte Archdiocese of Palo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, tinghari at manulubos.